Welcome to this channel. Ang presentasyon natin ngayon ay tungkol sa mga detalyadong pangitain o vision ni Blessed Anne Catherine Emmerich sa Agony in the Garden ng ating Panginoong Hesukristo. Si Catherine ay isang mystic na madre na mula sa Augustinian Order at nabuhay noong 18th century. Isa rin siyang stigmatist na tinataglay ang mga sugat ni Jesus. Isang special grace ang ibinigay sa kanya ng Panginoon na makita ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ang lahat ng kanyang mga pangitain ay inaprubahan ng simbahan at naisalin sa libro. Ito ang aking naging reference. Ito ring libro na Dolorous Passion of Our Lord ang naging reference ni Mel Gibson nang gawin niya ang movie The Passion na naging blockbuster hit noong 2004. Pagkatapos ng institusyon ng banal na Eukaristiya, sa huling hapunan, umalis na si Jesus kasama ang 11 apostol papunta sa Hardin ng Olivo. Nauna nang umalis si Judas papunta sa mga Pariseo upang ipagkanulo na si Jesus. Malungkot na si Jesus at patindi na ng patindi ang bigat na dinadala ng kanyang espiritu. Gabi na noon, subalit hindi pa ganap na kabilugan ang buwan. Dinaanan nila ang lambak ng Josaphat. Habang naglalakad, marami siyang sinasabi sa mga apostol. Hindi na nila siya maintindihan. Tulad ng balang araw, ay babalik siya sa mundo upang maging hukom, hindi na sa kalagayan ng kahirapan at pagkapahiya. Ang mga tao ay manginginig sa takot at magsisigaw na ang bundok ay bumagsak na sa kanila. Ang sabi pa ni Jesus, "Lahat kayo ay magdudulot ng eskandalo sa akin ngayong gabi. Nasusulat na sasaktan ang pastol at magkakalat ang mga kawan ng tupa. Ako ay muling mabubuhay at babalik sa Galili." Iniisip nila na sa sobrang kapaguran, hindi na maayos ang takbo ng pag-iisip ni Jesus. Sinabi nilang lahat na hinding-hindi nila iiwan si Jesus anuman ang mangyari. Si Pedro ay gayon din ang sinabi. Ngunit bumaling si Jesus kay Pedro. "Amen, sinasabi ko sa iyo ngayong gabi, ipagkakaila mo ako ng 3 beses. Sa ganap na 9 ng gabi, sinapit nila ang Getsemani at may malaking hardin doon. Maraming beses silang nagpupunta ng mga apostol doon upang magkaroon ng kasayahan o kaya ay magpahinga at magdasal. Ang Hardin ng Olivo ay hiwalay ng isa pang kalsada mula dito. Sinabi ni Jesus sa 8 apostol na manatili sa Hardin ng Getsemani. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago sa Hardin ng Olivo dahil doon madaling makahanap ng angkop na lugar para sa pagdarasal at meditasyon. Ang kanyang kalungkutan at dalamhati ng kaluluwa ay patuloy na nadadagdagan. Sinabi niya sa 3, maiwan doon at magdasal. At siya ay maglalakad pa sa kaloob-looban ng hardin at may pinasukan siyang groto. Nakita ni Catherine na maraming nakakatakot na figura ang umaali-aligid na kay Jesus nang iwan niya yaong 3 at nanginginig siyang pumasok sa kaloob-looban ng groto. Nahalintulad siya sa isang pagod na manlalakbay na nagmamadaling makahanap ng makakanlungan. Ang mga nakakangilabot na pangitain ay hinabol siya saan man siya magpunta. May pinasukan pa siyang maliit na kuweba, doon naging malinaw lahat ng mga pangitain. Nandoon lahat ang mga kasalanang ginawa at gagawin pa lamang mula sa pagkakasala ni Eva at Adan hanggang sa katapusan ng mundo at sa mga parusang nararapat sa kanila. Dito sa bundok ng Olivo, sumilong sina Adan at Eva nang itaboy sila sa paraiso. Dito sila tumangi sa groto nang sila ay magpalaboy-laboy sa lupa. Nagpatira pa si Jesus na punong-puno ng kalungkutan. Doon na tumambad sa kanyang paningin ang hindi mabilang na mga anyo ng lahat ng kapangitan ng mga kasalanan ng mundo. Kinuha at inako niya ang lahat ng iyon at sa kanyang panalangin, inialay niya ang kanyang sarili para sa katarungan ng kanyang Ama sa langit sa kabayaran ng lahat ng kasalanan. Si Satanas, na nasa gitna ng lahat ng mga ito, ay nagbuni ng may kagalakan.
Ipinakita niya kay Jesus ang mas lalong mga kakilakilabot na pangitain at sinabi sa kanya, "Kaya mo bang kunin at akuin ang lahat ng mga kasalanang ito? Handa ka bang pasanin ang lahat ng parusa?" At ngayon, ang isang mahabang sinag ng liwanag, tulad ng isang maliwanag na landas sa hangin, ay bumaba mula sa langit. Ito ay isang prosesyon ng mga anghel na lumapit kay Jesus. Nagpalakas at muling nagpasigla sa kanya. Ang kanyang pagka-Diyos at pagiging tao ay binaha ng dalamhati at nalupig sa bigat ng napakaraming karumal-dumal na krimen. Napakalaking kawan ng kasamaan na tila alon sa karagatan ang dumaan sa kanyang kaluluwa. Nandoon pa rin si Satanas, nagdagdag at nagbigay pa siya ng maraming akusasyon kay Jesus. Sinabi niya kay Jesus, "Ikaw na walang bahid-dungis ng kasalanan, dadalhin mo ang lahat ng ito." Iniharap niya kay Jesus ang maraming kasalanan na kanyang ipinaratang dito. Ayon kay Satanas, si Jesus ang dahilan kung bakit napakaraming inosenteng bata ang napatay sa paghahanap sa kanya ni Haring Herod. Napuno ng panangis ng mga ina ang kapaligiran ng Bethlehem dahil ang kanilang mga inosenteng anak na lalaki ay pinapatay. Dahil sa propesya, matindi ang naging takot ng hari na maagawan ng kapangyarihan. Inakusahan din ni Satanas si Jesus na siya ang dahilan ng paghihirap ng kanyang mga magulang sa pagtakas nila sa disoras ng gabi papuntang Ehipto. Bakit daw hindi niya nailigtas si Juan Bautista sa kamatayan nito? Ipinakita din kay Jesus ang mga eskandalong gagawin ng kanyang mga alagad at marami pang iba. Sa lahat ng mga ito, ang ating Panginoon ay pinahintulutan ang kanyang sangkatauhan na mangibabaw kaysa sa kanyang pagka-Diyos upang tiisin ang lahat ng mga paghihirap na ito. Ayon kay Catherine, sa lahat ng kasalanan ng mundo na dinala ni Jesus, nakita niya rin isa-isa ang lahat ng kanyang mga kasalanan na waring ilog na umaagos papunta sa kanya. Umiyak siya ng umiyak sa mga kasalanang iyon na si Jesus ang pumapasan para sa kanya. Hirap na si Jesus sa katakot-takot na mga kasalanan ng tao na kanyang nakikita, ang hindi mabilang na krimen at ang kawalan nila ng pasasalamat. Nanginginig na siya at bumulalas ng mga salita, "Ama, kung maaari, hayaang mawala sa akin ang kalis na ito. Ama, lahat ng bagay ay posible sa iyo. Alisin mo sa akin ang kalis na ito." Ngunit sa sumunod na sandali ay idinagdag niya, "Gayunpaman, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang masusunod." Ayon kay Catherine, ang kuweba kung saan nakaluhod si Jesus ay punong-puno ng mga nakakatakot na figura. Ang bigat ng mga kasalanan at takot sa kanyang nalalapit na kamatayan ang nagpapahirap at nagpapahina kay Jesus bilang tao. Sinalakay siya ng lahat ng mga ito at nahulog siya mula sa gilid ng kuweba. Naliligo na ng malamig na pawis ang kanyang katawan at patuloy ang kanyang panginginig. Gusto niyang bumangon at tumayo, subalit ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Maputlang-maputla na ang kanyang mga labi. Nang makatayo siya, lumakad siyang nakayapak papunta sa tatlo niyang apostol. Nakita niyang natutulog ang mga ito sa kapaguran na rin. Ginising niya si Pedro at nagising na rin yung dalawa. Ang sabi niya, "Hindi ba kayo magbantay ng kahit isang oras man lang?" Nagising sila at nakita nila si Jesus, pagod na pagod, bagsak ang espiritu, naliligo sa pawis, nanginginig, namumutla at nagsasalita, subalit halos hindi nila maintindihan ang sinasabi. Nataranta sila at hindi alam kung ano ang iisipin at gagawin. Kung hindi pa napapalibutan ng isang halo ng liwanag si Jesus, hindi nila ito makikilala sa hitsura. Ang sabi ni Catherine, yung tatlo ay nagdasal din, subalit hindi nakayanan ang tukso ng antok at kapaguran. Si Juan ang unang nagsalita, "Guro, anong nangyayari? Dapat bang tawagin ang iba pang alagad?" Ang sabi ni Jesus, "Huwag tawagin ang walo, hindi ko sila dinala dito, dahil hindi nila kakayaning makita akong ganito." Sinabi niya sa tatlo, "Kayong nakikita akong ganito, manatiling magmatsyag at manalangin, upang hindi kayo mahulog sa tukso.
Malakas ang kagustuhan ng espiritu, subalit mahina ang laman. Sa labas ng hardin ang walong alagad ay nanatiling gising sa pagbabantay. Muling bumalik si Jesus sa groto, na tila hindi na makahinga sa bigat ng pagdurusa na nakadagan sa kanya. Nagpatira pa na siya, ang kanyang mukha ay nakaharap sa lupa at nakaunat ang mga kamay na nanalangin sa Ama. Nakita niya ang lahat ng iskandalo ng kasalanan sa lahat ng edad sa kasalukuyang panahon hanggang sa katapusan ng mundo. Ang mga mapagpanggap at mapanlinlang at nag-aanyong mga banal, ang mga tumalikod at kumampi sa maling paniniwala. Dumating ang mga anghel at ipinakita sa kanya sa sunod-sunod na mga pangitain ang lahat ng pagdurusa na kailangan niyang pagdaanan upang mabayaran ang kasalanan ng sangkatauhan. Nakita niya kung gaano kadakila ang kagandahan ng tao na hinubog sa larawan ng Diyos na kung paano napawi ang kagandahang iyon nang mahulog na sa kasalanan. Ipinakita sa kanya ng mga anghel ang lahat ng mga ito sa iba't ibang anyo. Sa sobrang paghihirap na dinaranas ng kanyang espiritu at kaluluwa, napakatindi ng dugong pawis ang lumalabas sa lahat ng butas ng kanyang sagradong katawan. Sa sobrang paghihinagpis ng espiritu at kaluluwa, napasigaw si Jesus. Nagising ang tatlo at ninais na lumapit sa kanya. Pinigilan ni Pedro ang dalawa at sinabing siya na lang ang pupunta kay Jesus. Tumakbo sa loob ng groto si Pedro at tinanong si Jesus kung anong nangyayari. Ngunit nang mapagmasdan ni Pedro si Jesus na naliligo sa sarili niyang dugo, siya ay napaatras at natakot. Nanatiling hindi nagsasalita at hindi kumikilos si Jesus, puro ungol lamang. Bumalik si Pedro sa dalawa at sinabi ang kondisyon ni Jesus. Bumuntong hininga sila at labis na nalungkot. Naging aligaga sila na hindi alam kung ano ang gagawin at paano matutulungan si Jesus. Tinakpan nila ang kanilang mga ulo, umiyak at nanalangin. Narinig ni Catherine, ilang beses sumigaw si Jesus. At sinabing, "Aking Ama, maaari ba akong magdusa para sa isang walang utang na loob na lahi? Kung itong kalis ay hindi maaaring lumampas sa akin at kailangan kong inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban." Sa lahat ng mga pangitaing ito, si Satanas ang kumakatawan sa iba't ibang uri ng kasalanan. Minsan nagpapanggap siyang isang higante sa itim na figura. Kung minsan isang mabangis na tigre, lobo, dragon o kaya ay ahas. Lahat sila ay galit na galit kay Jesus. Inaatake nila ito. May mga nagmumura, humahampas, pumapalo ng kung ano-anong nakakasugat na bagay. Nakita ni Catherine ang mga kasalanan sa loob ng simbahan. Ang ilang kaparian na inakalang puno ng kabanalan ay galit kay Jesus. Maraming naniwala at nagturo ng doktrina ng banal na Eukaristya o Real Presence, ngunit hindi isinapuso. Pinabayaan ang palasyo, trono, upuan ng buhay na Diyos. Ibig sabihin ang simbahan, ang altar, ang tabernakulo, ang kalis, ang monstrance, ang mga florera, mga palamuti, mga ginagamit sa pagsamba ay pinabayaang malapastangan tungo sa kamatayang spiritual. Ang sabi pa ni Catherine, kahit magsalita siya ng buong taon, hinding-hindi niya idedetalye ang lahat ng pang-insulto kay Jesus sa banal na sakramento. Nakita niya ang lahat ng mga kalapastanganan at kawalang-galang ng mga Kristiyano sa lahat ng edad, sa lahat ng panahon, mula sa mga pari, walang respeto sa pagtanggap nito, kahit hindi mga karapat-dapat, walang galang sa paghawak at paggamit ng banal na sisidlan. Ang lahat ng mga ito ay mga alagad ni Satanas at ginagamit din ang banal na Eukaristya sa malaimpiyernong pagsamba. Nakita din ni Catherine ang maraming pulutong ng mga mangangaral o teologo na naakit ng maling pananampalataya. Kanilang inaatake si Jesus sa banal na Eukaristya. Nakita niya ang simbahan bilang katawan ni Kristo, marami ang humiwalay, maraming naglabas ang mga huwad na guro, maraming naniwala sa pamahiin at maling pananampalataya. Maraming nagbigay ng mga maling makamundong pilosopiya at dahil dito napunit ang kanyang katawan. Nakita niya ang mga kaluluwa ng mga ito
na humiwalay sa simbahan at tuluyang nalugmok sa komunoy. Napakalaki ng sindak ang naranasan ni Catherine sa mga pangitain ito. Nagpakita sa kanya si Jesus at inilagay ang kamay nito sa kanyang puso at sinabing wala pang nakakakita ng lahat ng ito. Dagdag pa ni Jesus, nasasabog sa kalungkutan ang iyong puso kung hindi kita bibigyan ng lakas. Nakita ni Catherine ang pag-agos ng dugo sa maputlang mukha ni Jesus, magulo ang buhok nito, ang kanyang balbas ay duguan na rin. Pagkatapos niyon ay lumabas ng kuweba si Jesus at bumalik sa kanyang tatlong alagad. Nanginginig siya habang naglalakad. Natitisod siya sa bawat hakbang. Ang kanyang hitsura ay tulad sa isang lalaking punong-puno ng sugat at may mabigat na pasanin. Hindi na niya maidiretso ang katawan habang naglalakad. Pagdating niya sa tatlong alagad, hindi sila natutulog tulad ng naunang pagkakataon, ngunit nakatakip ang kanilang mga ulo at nakaluhod. Ang kahulugan niyon ay nasa estado sila ng labis na kalungkutan. Hindi nila nakilala ang anyo ni Jesus. Inalalayan nila itong makatayo ng maayos. Sinabi ni Jesus sa kanila sa susunod na araw siya ay papatayin. Sa loob ng isang oras siya ay dadakpin. Dadalhin siya sa isang tribunal, mamaltratuhin, hahagupitin, ibubuhos ang sobrang galit. Pagkatapos papatawan ng isang pinakamalupit na kamatayan. Nakiusap si Jesus, nabigyan ng konsuelo ang kanyang ina at si Magdalena. Hindi sila sumagot dahil hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Nang babalik na sa groto si Jesus, inalalayan at inakay nila dahil wala na itong lakas maglakad. Mga alas 11:30 na noon. Sa paghihirap na ito ni Jesus, na nakita ni Catherine ang mahal na inang birhen na nalulubog na sa kalungkutan at paghihirap ng espiritu at kaluluwa. Nandoon siya sa hardin, sa bahay ng ina ng isa sa mga alagad na si Marcos, kasama si Magdalena. Nakapatira pa siyang nakaluhod at ilang beses siyang nawala ng malay. Nakikita niya at nararamdaman ang nangyayari kay Jesus. Nagpadala siya ng mga mensahero upang alamin ang kondisyon ng anak, subalit hindi na siya makapaghintay. Sinama niya si Magdalena at Salome at tinahak na nila ang lambak ng Josaphat para sundan ang anak. Nakabelo ang mahal na ina at habang naglalakad nakaunat ang mga kamay para yakapin at punasan ang mukha ng anak. Nakita ni Catherine na may spiritual silang komunikasyon. Nag-uusap ang kanilang mga espiritu at kaluluwa kahit hindi nila nakikita ang isa't isa dahil may sinag na pabalik-balik sa pagitan nilang mag-ina. Nakita ni Catherine na ibinaling ni Jesus ang mga mata sa direksyon na tinatahak ng ina na para bang humihingi ng tulong. Alam din ni Jesus na sa sobrang pagmamahal ni Magdalena sa kanya, mararamdaman din ito ang kanyang paghihirap kung kaya't inihabilin din niya ito sa tatlong alagad. Sa mga panahong iyon ang walong apostol ay bumalik sa Getsemani. Nag-usap-usap sila ng medyo may katagalan. Nandoon na ang kanilang mga pag-aalala. Mababa na rin ang moral nila at nasiraan na ng loob. Naghahanap na rin ng masisilungan kung dumating na ang panganib. Alam nilang may hindi nangyayaring maganda. Ano ang gagawin natin kapag pinatay na nila ang pinuno? Iniwan natin ang lahat upang sumunod sa kanya. Ano na ang mangyayari sa atin, ang sabi nila. Nakita ni Catherine si Jesus na patuloy na nananalangin sa groto sa kalunos-lunos na kalagayan. Nakita ni Catherine na bumukas ang malalim na bangin sa harapan ni Jesus. Nakita niya ang unang bahagi ng limbo at nakita niya sina Adan at Eva, ang mga patriarka, mga propeta, ang mga magulang ng ina ni Jesus, mga matuwid na tao at si Juan Bautista. May matinding pananabik ang mga ito at hinihintay ang kanyang pagdating. Sila ay nananatiling bihag at ang kamatayan ni Jesus ang magbubukas ng langit at magiging daan sa kanilang kalayaan. Dahil sa pangitaing ito na siya ang magbibigay ng kalayaan sa mga tinaguriang bihag na mga banal, parang nagbigay ng konsolasyon ito kay Jesus.
Ipinakita din ng mga anghel kay Jesus ang pangkat ng mga banal sa hinaharap na panahon na makikiisa sa mga grasya at merito ng kanyang pasyon na walang hanggan ng agos ng batis mula sa mga bukal ng kabanalan na binuksan ng kanyang kamatayan. Ang lahat ng ito ay pakikiisa sa itinakda ng kanyang Ama sa langit. Ang pangkat ng mga banal na ito ay ang mga apostol at kanyang mga alagad, mga birhen at banal na kababaihan, mga martyr, mga confessor, mga hermit o ermitanyo, mga papa, mga obispo. Malalaking pangkat ng mga komunidad ng relihiyon o religious communities. Sa isang salita, mga hukbo sila ng pinagpala na nagpakita sa kanyang harapan. Lahat ay may suot na korona sa kanilang mga ulo, at ang bulaklak ng kanilang korona ay naiba sa anyo, sa kulay, sa amoy at sa pagiging perpekto, ayon sa pagkakaiba ng mga pagdurusa at tagumpay na nagdulot sa kanila ng walang hanggang kaluwalhatian. Ang mga banal noon at sa hinaharap ay nagsanipwersa upang palakasin ang espiritu at kaluluwa ng Panginoon. Dahil ang lahat ng kanilang tagumpay ay mula sa kanilang pakikiisa sa mga merito ni Jesus. Nawala ang lahat ng mga pangitaing ito. Nakita ni Catherine na ipinakita naman kay Jesus ang nalalapit niyang pasyon ng pagdurusa at pagkamatay. Pinagmasdan niya ang bawat eksena, malinaw na inilalarawan, mula sa pagtataksil ng paghalik ni Judas, pagtakas ng kanyang mga alagad, ang mga insulto na inihandog sa ating Panginoon sa harap ni Anas at Caiphas, ang pagtanggi ni Pedro, ang tribunal ni Pilato, ang panunuya ni Herodes, ang paghampas at pagpuputong ng koronang tinik. Paghatol sa kamatayan, ang pagpasa ng krus, ang telang lino na ipinunas ni Veronica, ang pagpapako sa krus, ang mga insulto ng mga Pariseo, ang mga kalungkutan ni Magdalena at ni Juan sa paanan ng krus, ang sugat ng sibat sa kanyang tagiliran, hanggang sa kanyang kamatayan. Sa madaling salita, ipinakita kay Jesus ang detalye kung ano ang mangyayari sa kanyang pasyon. Tinanggap niya ang lahat ng ito dahil sa kanyang pagmamahal sa tao. Nakita at naramdaman din ni Jesus ang mga paghihirap na dinaranas ng kanyang ina ng mga sandaling iyon, na dinaranas din nito ang lahat ng kanyang pagdurusa. Kung kaya't hinimatay ito sa bisig ng dalawang kaibigan. Nang matapos ang mga pangitain ng pasyon, nagpatira pa si Jesus na halos wala ng lakas at buhay. Naglaho na rin ang mga anghel. Ang madugo niyang pawis ay naging masagana, kaya't naging basang-basa ang kanyang damit. Naghari ang kadiliman sa kuweba. Nakita ni Catherine ang pagbaba ng isang anghel kay Jesus. Ang kanyang anyo ay naiba at higit na kahawig ng isang tao. Masasabi niyang mas mataas ang kapangyarihan nito kaysa sa iba na kanyang nakita. Nakadamit ito ng tulad sa isang pari at dala niya ang isang maliit na florera sa hugis na kahawig ng kalis na ginamit sa huling hapunan. Sa tuktok ng kalis, mayroong isang maliit na puting bagay na hugis bilog at may mapulang liwanag na nagmumula rito. Habang nakalutang ang anghel, iniunat niya ang kanyang kanang kamay kay Jesus na nagpilit bumangon. At inilagay nito ang pagkain sa bibig ni Jesus at pinainom mula sa kumikinang na kalis at tuluyang nawala. Malayang tinanggap ni Jesus ang kalis ng kanyang mga pagdurusa at tumanggap ng bagong lakas. Nanatili siya ng ilang minuto sa groto, mahinahon siya sa pagmumuni-muni at bumalik ng pasasalamat sa kanyang Ama sa langit. Nasa malalim na pagdurusa ang kanyang espiritu, subalit nakatanggap siya ng supernatural na konsolasyon. At bumalik sa kanyang mga alagad nang ang mga hakbang ay determinado at matatag. Pinunasan niya ang kanyang mukha ng isang telang lino at muling inayos ang sarili at buhok na basa at nababalot ng dugo. Nang si Jesus ay dumating sa kanyang mga alagad, sila ay nakahiga gaya ng dati, sa pader ng teres, tulog at nakatakip ang ulo. Sinabi sa kanila ng ating Panginoon na hindi pa ito ang panahon para sa pagtulog na kailangan nilang bumangon at manalangin. Ang oras ay malapit na at ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa kamay ng mga makasalanan at kanya pang sabi. Tumindig kayo, tayo'y maglakad na, narito na siya at ako'y malapit ng ipagkanulo.
Mas mabuti para sa kanya kung ang taong iyon ay hindi na ipinanganak. Ang mga alagad ay bumangon, naalarma, at nabalisa na. Sinabi ni Pedro, tatawagin ko yung iba upang maipagtanggol ka namin. Ngunit itinuro ni Jesus sa kanila sa di kalayuan, sa kabilang panig ng ilog Cedron, ang isang pangkat ng mga armadong kalalakihan na may dalang mga sulo. Sinabi niya na isa sa kanila ang magtataksil sa kanya. Nagsalita siya ng mahinahon at hinimok sila, nabigyan ng konsolasyon ang kanyang ina. Sinabi pa niya, salubungin na natin sila at ibibigay ko ang aking sarili ng walang pagtutol. Nang mahimasmasan ang mahal na inang birhen, sa pangangalaga ni na Magdalena at Salome, iminungkahi ng ilang alagad na bumalik na sila at huwag nang tumuloy sa paghahanap kay Jesus. Dahil nakita na rin nila ang mga kawal na papalapit. Ang pulutong ng mga armadong kalalakihan ay dumaan sa mas maikling daanan kaysa sa dinaanan nila Jesus nang sila ay umalis mula sa silid sa huling hapunan. Ang susunod na kabanata ay pagkikita ni na Jesus at Judas at ang pagtataksil nito sa pamamagitan ng paghalik, ang pagdakip at simula na ng kalbaryo ng ating Panginoon. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.